What's up mga kaletusin? Matagal-tagal din tayo hindi nagpangipangita na nabisi eh. So ngayon, ay meron kita din ng Rockwool. Ayan. Ito natin yung balat. Ayan. Idea rin naman ang atang susubukan. Ano? Buwa na nakakaumay na rin magpapiga-piga ng atang kukupit eh. So, yung iba na medyo mahal ang kukupit, di pwede nyo itry aring Rockwool na aray. Yan, aray fiber. Yan. Aray mga ginagamit na insulation baga sa mga soundproofing. Ay di, tingnan natin kung paano baga aray. Ay di, aray na nga. Pagka aray, ginagawa natin din ay ginagayat nata. Ano mga mahigit 1 inch lang. Yan. Gamitin natin ng matalas na cutter. Okay. Tapos di ari naman ay di din ka na puputol. Oh yan. Yan, tabasin mo lang kaya ano. Pero ano na may minabibili rin na ano eh. Natabas-tabas na. Medyo mahal nga lang kakalabasan kumpara din eh. Tapos yun. Ila ang biyakan sa gitna para yung mapag-ipitan ng punla. Di ka? Tapos, ay di ibababar mo muna sa tubig na may hydrogen peroxide para ma-sterilize siya. Para masanay siyang siya ay sumisip-sip ng tubig. Okay? Okay. Gayatin muna natin aray lahat. At pagkatapos ay ating papakita kung paano tayo mag-transplant gamit ang Rockwool. Okay? That's rock. Okay, so, paano galatin ginagayat? Aray Rockwool na aray. Ano? So, kita niyo aray ay nasa mga uno ang lapad. Uno or uno medya. So di gagayatan lang natin, gigilitan natin sa gitna yung pinakapag-iipitan natin ng ating pula. Tapos ay di gagayatin lang natin ng square. Yeah, may hiwala sa gitna para dyan natin iipit ang ating pula. Pero aray naman, kahit di mo gayatan, pwede mong ipatong lang yung seeds mo din eh kung direct germination ka. Yan, tapos ay di, ilalagay natin din sa atang mahiwagang timba. Ay, pakikita ka natin. Yan. Yan. Ibababar lang natin dyan sa ating timba. Yan. Ang timba natin ngayon ay may tubig, tapos may hydrogen peroxide para sterilize rin siya. Diretso na. Okay? So, kailangan naman ang paghiwa, ang paggayat na rin, ating Rockwool na aray ano. Isa pa, bayatan natin sa gitna, kalahati, para maipitan natin ang ating pula. O, ayan. So, kaya nang hinatsa niya. Ay, syempre, aray ay makate. Gawa lang ito ay fiber, ano. So, kailangan mo mag-gloves. Ay bakit ikaw ika ay hindi nag-gloves? Ay gawa lang ako isa na humawak na rin mga garning insulation. At aray ay ginagamit namin nung kita ay OFW pa. Saka ID, pag naggagawa kita din na ako sa atang sasakyan, ay gumagamit naman tayo ng fiber. Kaya kita ay sanay na, na kahit na kumapit din sa fiber na are o Rockwool na are, hindi kita mangangate. Pero sa mga baguhan, ay di kailangan mo magwantes. At aray talagang makate. Pag aray napadampi sa iyong balat. Yun lang. Tapos sausaw. Sausaw lahat sa tubig. Na may hydrogen peroxide. Pwede nang gamitin. So yun. Eh, mamaya ipapakita ko ng mga kung paano naman mag-transplant. Okay? So ito na nga. Ang ating mga Rockwool after na ma-sterilize. Yeah. So,
ang naging laman nitong ating isang to na box is nasa 300 plus. 300 plus na Rockwool. So kung direct sowing, mas maganda to kasi mas less yung space na kailangan mo. Isang to na box mo nasa 300 plus na, so sowing mo 300 plus na agad. So mas tipid sa space yung ganito kung direct sowing. Okay? So ganun din naman, 15 days din bago natin siya ilagay sa ating mga grow boxes. So ngayon, pakita naman natin kung paano naman mag transplant sa Rockwool. So syempre ito yung Rockwool natin. So basa-basa siya. Galing sterilize. So meron siyang slit. So diyan natin iipit yung ating mga pula. So meron tayong tubig sa usawa ni Ika, ang ating mga pula. So itong pula ko ay nasa 20 days na at napabayaan na eh. At na-busy. So yan. So di ari ahahaw-hawan lang nata hanggang sa matanggal yung cockpit niya. Hanggang sa ang matira na lang ay yung kanyang pinakaugat. Yan. Ang pa natin. Baka sabihin naman na mayroon pa eh. So yan. So pagkatapos yan, ay di ipit na nata sa atang Rockwool. Pwede nyo ipit na sagad para ika ay hindi maglegi. So yeah, okay na. Ika, kailangan kadali. Tapos di pwede natin ilagay sa isang ano. Lagyan natin. Hindi pagka-transfer nata, pwede natin ilagay muna diyan. O kaya naman, ay pwede natin i-diretso sa ating ano, sa ating system. Ito, dahil tayo ay naka-NFT, so, hindi natin kailangan ng styro cup. So, diretso na siya. Ayan. Ito ay mga ginagawa ng ating mga malalaking hydroponic grower. Wala nang cup-cup, diretso na. Yeah. Yeah. Diga. Ayos na hindi yan. Dahil laki na na hindi yan. Okay, so, ditipid kita sa cup. Gawa lang diretso na sa system. Ano? So, isa pa. Yan. So, ito. Nilagyan ko ng mga slit para di yan iipit yung ating mga ano. Mahilap-hilap. Ito ay mga nasa 20 days na at napabayaan na. Ito ay Olmete variety ng RC. Okay? Di hawhawan lang nata hanggang matanggal ang atang cockpit. Ayan. Tapos pag ugat na, ay di isisipit lang. Parla nagsisipit ika ng palaman ng tinapay. O. Pag naipit mo, o, di nga. Ayos na. Yan na. Lalagyan na natin sa system. Kung kaya pwedeng i-hardening mo muna kung gusto mong i-hardening. Pero sa akin, aray ay diretso na sa system nata. Buwa namang yung ganamang walang laman. Walang laman ng ata system. Di. Di diretso natin. Oh. Hulog mo lang. Yan. Oh, ayos na. So, ganyan lang. Ano? Hindi natin kailangan ng cup para tipid-tipid ika. Yan. So ayan, sana ay meron naman kayong bagong natutunan at aray bago ko lang din natutunan para ikatipid nga, tipid na sa styro cup, hindi na kita gagamit ng styro cup. Ano? So one last
So ito ang Rockwool natin, may slit siya sa gitna. Mahilab-hilab. Yan. Tapos ating hawhawan. Hawhawan lang, okay. So yan, pag nahawhawan natin, ay di, isulangot lang din eh, sa may biak na are, oh. Sipit natin. Ipit lang natin na sagad. Para hindi mag-legi ika. Di ka? Pagkaipit na kayan, ay di, pwede mong i-hardening o kaya naman ay diretso na sa ating mga system. Lalo na kung NFT. Yeah. Wala na tayong styrocup pa. Yeah. Lagay lang natin diyan. Oh, di ayos na. Oh. Diretso na. Wala na ang styrocup. Nakatipid na kita ng styrocup. Okay? So, ilang baga nagawa ko sa isang buong Rockwool na iyon? Eh, siguro ay kita yan mga naka 1,000 mahigit na garne. Yan. 1,000 mahigit kita na rin. Sa halagang 2,000 piso, meron ka na 1,000 pieces na Rockwool. Ay, may nabibili naman na rin ano, yung mga bloke-bloke na sadya. Medyo mas mahalaang. Hindi katulad na rin ikaw ang maghihiwa. Ay, medyo makatingalaang. Lalo na pagka mga hindi sanay. So, ayan. Ay, nawa kita ay may natutunan. Dili sa ating Rockwool, hindi na kailangan ng styrocup. Diretso na. Ari ginagawa rin ng mga malalaking hydroponics farm. Siyempre nga naman, iba'y tarbaho na ako maglagay na maglagay sa kape. O, ari pagka dinirect sowing mo, ay di ka. Pag nag 15 days ay pwede mo nang ilagay sa iyong system. O kung ikaw na may nagsisidling tray kagaya ko, ay di after 15 days, pwede mo nang ilipat sa Rockwool at pwede mo nang ilagay diretso sa system mo. Paano kung nakakrat key? So kung nakakrat key naman, di kailangan mo pa rin ng cup. Ano? Yun lang yung pagkakaiba. Kailangan mo ng cup. Kuha na nga rin ilulubog mo eh. Tapos di ano, ipasok mo lang. Ipatok mo lang sa cup mo at ilagay sa crat key. Yan. Higa. Ayos na. Kailangan. So, nawa kayo ay may natutunan sa ating bagong pakulo na aray. Arisinar ko lang aray yung ginagamit ng mga malalaking farm. So, para mas mabilis ang ating pagtatanim at pagpapalaki ng mga lettuce, ay di yan, mag-rockwool kita. So, less na kita sa kapipiga ng mga cocopate, di ka? Ng pagbababad, ng pag-sterilize. Ari pag nagayat mo, ilagay mo sa tubig na may hydrogen peroxide, di ayos na. Pwede mo na gamitin agad-agad. So yan, sana kayo may natutunan. Okay? Sa ating panibagong, medyo matagal na wala. Kaya meron tayong bagong tinuturo sa ating mga kasamahan sa pag-hydroponics, okay? Laging tatandaan, basta may gulay, maginawa ang buhay pa rin, syempre rock and roll!